Good day everyone! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa lahat po natin mga taga-subaybay. Nawa ay patuloy kayong gabayan. Ingatan natin Panginoon, mamuhay kayo na may pag-ibig at kapayapaan sa inyong mga puso. At ang akin pong imiminsay ngayon ay akin pong pinamagatang, Jesus offered His body to purify us from sins. Inihandog ni Kristo ang kanyang katawan upang tayo po ay linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. At matatagpuan po natin ang verse na ito dito po sa Hebrew chapter 10 verse 10. Because Jesus Christ did what God wanted Him to do, we are all purified from sin by the offering that He made of His own body once and for all. Amen po. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesus Kristo sa pamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Hallelujah. Yan po. Si Kristo po ang ginawang handog po ng Diyos upang tayo po ay linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. At ito po ay minsanang handog lamang. Si Hesus Kristo po ang siyang nagpapabanal sa atin sapagkat dahil po sa kanyang katawan, dahil po sa kanyang kamatayan, dahil po sa kanyang banal na dugo, tayo po ay nilinis ni Jesus Christ po sa lahat ng ating mga kasalanan. At tayo po ay kanyang pinagiging banal sapagkat ang kanyang paghahandog, ang kanyang kamatayan, ang kanyang banal na dugo ay iyon ay sapat na, sabi po ng ating banal na kasulatan. At sabi po dito, sa pamagitan ng minsanang handog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Sapat na po ang ginawa po ng ating Panginoong Hesus Kristo upang tayo po ay linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano man po ang ating mga kasalanan, maging man po ito ay napakabigat o napakalaki, ito po ay pinatawad na ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan po ng kamatayan ng kanyang anak na si Hesus Kristo, dahil po sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo, tayo po ay pinatawad na ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo po ay nililinis ng Diyos araw-araw sa pamagitan po ng kanyang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo at iyon po ay sapat na. Dahil po sa kanyang kamatayan, nilupig ng Panginoong Hesus Kristo ang kamatayan ng siyang may kapangyarihan sa sangkatauhan. At ang paghandog po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ito po ay sapat na upang tayo po ay linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. At tayo po ay pinagiging banal ng ating Panginoon araw-araw. Siya po ang nagpapabanal sa atin araw-araw. Kaya nga po, Jesus Christ is our righteousness. Siya po ang ating katwiran sapagkat siya po ang walang kasalanan. Siya po ang the perfect Lamb of God. Siya po ang naging handog ng Diyos para po sa ating mga kasalanan upang linisin po tayo sa lahat ng ating mga karumihan, linisin tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. Yun po ay sapat na at minsan ang handog lamang po ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan po ng kamatayan po ng kanyang anak na si Hesus Kristo. Ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, yan po ang nagpatibay po ng tipan natin sa Diyos. At siya po mismo ang Panginoong Hesus Kristo, siya po mismo ang bumaba at siya po mismo ang naghandog ng kanyang sarili upang tayo po ay mapawalang sala at linisin po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen po. At sabi po dito sa 1 Peter chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na makasalanan. Upang iharap tayo sa Diyos, siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Amen po. Si Hesus Kristo po ay namatay po para po sa ating mga kasalanan at siya po ang walang kasalanan. Siya po ay perfect. Siya po ay holy. He is triple holy. He is perfect ang ating Panginoon Hesus Kristo. Siya po ang sapagkat si Kristo na walang kasalanan, amen po, ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan. Siya po ay holy. Siya po ay namatay. Siya po ay bumaba sa anyong makasalanan upang linisin po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo po ay makasalanan, tinubos tayo ng isang taong walang kasalanan. Siya po mismo ang ginawang handog ng Diyos upang mapatawad po ang lahat ng ating mga kasalanan. Dahil po kung walang pagbubo ng dugo ay wala pong kapatawaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Minsan para sa, upang iharap tayo sa Diyos, amen po, siya pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Yes po, namatay po ang ating Panginoong Hesus Kristo after 3 days po. Siya po ay muling binuhay ng Diyos. Siya po ay binuhay ng Ama upang ang lahat po na nagkikipag-isa po sa ating Panginoong Hesus Kristo, yun po ang ating hope, yun po ang ating panghawakan. Kung tayo man po ay mamatay, tayo po ay muling bubuhay ng Diyos sapagkat ganun din po ang ginawa niya sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Kung mamatay man po tayo, ang ating flesh,
ngunit buhay naman po ang ating espiritu. Yan po ang sabi natin banal na kasulatan. Kaya nga po, sa pagbaba po ng ating Panginoong Kristo, ay tayo po ay iligtas. He will save us. Pagbaba po ng ating Panginoon Kristo, tayo po iligtas at lahat po ng mga patay ay kanyang bubuhayin muli. Doon po sa lahat po ng mga nananalig at nanampalataya sa kanya. Yan po ang sabi ng ating banal na kasulatan. At din po, sabi ng Panginoon, siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Kung paano binuhay ng Diyos ang kanyang anak na Jesus Kristo, tayo din po ay mabubuhay pagdating po ng panahon, pagdating po ng ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya nga po, sa pagbaba po ng Panginoon, napakalapit na po. Very close na po tayo. Tayo po ay nasa mga huling araw na, baka sa isang iglap lang po ay dumating na po ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, huwag po tayo mawala ng pag-asa, huwag po tayo manghina, huwag po natin ituon ang ating isipan dito sa mga bagay sa sanlibutan, sapagkat lilipas ang lahat ng mga bagay dito. Ngunit ang pagsisikapan natin ay yung bagay na walang hanggan doon po sa langit. Sapagkat doon po ay wala ng kamatayan, wala ng tagutom, wala ng problema, sapagkat yan po ang promise ng Diyos doon po sa mga nananalig at nananahan po sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Nawa ay na-bless po tayo sa akin pong mensahe at magkita-kita po muli tayo sa sunod kong vlog. Bye and see you again. Good night.